الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nakapali sa panapalat ng isang alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa ikalabing tatlong araw ng buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. So for today's video mga kapatid, pag-usapan natin na naman yung panibagong issue na may kaugnayan sa mga bagay-bagay sa ilalim ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At bago ang lahat mga kapatid, nais kong i-shout out big and huge shout out sa ating new subscriber na walang iba kundi si Arabic Reading, no? Sa kanya, sino bang may-ari ng account na ito? May-ari ng channel na ito, no? Arabic Reading at saka si Aileen Kilala. Ayan po, shout out po sa kanilang dalawa, si Arabic Reading at saka si Aileen Kilala. And of course, shout out, huge shout out sa mga kapatid natin na kung saan ay followers ng ating Facebook, no, dito sa ating Facebook account sa Alimuddin Onofre Ilias Da'wa page. At sa aking YouTube channel naman ay Alimuddin Onofre Ilias channel page. Okay, Da'wa channel. So mga kapatid, of course, for today's video, pag-usapan natin mga kapatid ang isa sa mga issue naman na ipinadala sa atin bagkus ay kinomen sa atin sa ibang ano po, sa ibang video, sa ibang post natin. Ito po ay galing kay Janna Zinip Villamayor. Shout out po kay Sister Janna Zinip Villamayor. So sabi po niya sa kanyang comment, Sheikh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak po. Sami-sami. Ask ko lang po kung okay lang ba mag-spray ng gamot sa bibig yung sa asthma. Yung sa asthma po. Habang naka-fasting. Shukran po sa reply. May kasama pang tawhid, no? At saka heart at saka amin. So, inshallah mga kapatid, pag-usapan natin ang issue na ito. Dahil ito ay napakahalaga na dapat malaman at dapat maiwasan o ano paman para sa mga taong mayroong dinadanas na sakit na asma o anumang katulad nito. Napag-usapan natin yung mga uri ng gamot sa hika, no? Asma ibig sabihin hika, no? At ang hatol sa pag-inom ng mga ito sa araw ng Ramadan habang siya ay nag-aayuno. Pagkatapos natin po rin ang Allah subhanahu wa ta'ala pasalamatan mga kapatid, no? Dapat nating malaman na mayroong maraming uri ng gamot, no? Mayroong maraming uri ng gamot para sa hika, para sa asma. Ang ilan ay nakakasira sa pag-aayuno at ang ilan naman ay hindi nakakasira sa pag-aayuno. At ang pinakakilala sa mga gamot natin, i-categorize natin, pinaka-known, widely known, no, sa mga gamot na ito at uri ng panggagamot ay ang yung puffers. Correct me if I'm wrong sa tamang at ang pabigkas. Puffers ba ang tawag dyan? Sa Arabic is bukuk. Yung ginagano, no? At yan, yung puffers, yung tinatawag na oxygen, yung vaporizers, at saka yung capsules. Ito po yung apat na pamamaraan ng gamot or paggagamot sa asma o sa mga hika. No, ulitin po natin, yung puffers, ito po yung bakuk, yung oxygen, yung vaporizers, at saka yung tinatawag na capsules. So, bawat kategory ay ating pag-usapan kasama yung mga opinion ng mga ulama o fatwa ng mga ulama natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, sa bukuk muna tayo. So, gumagamit ang puffers, ng compressed gas. Alam natin yan. So, ibig sabihin, binubuo ito sa loob nito yung tinatawag na compressed gas na ginagamit ng pasyente. No? Na umaabot sa mga baga. So kapag ginamit niyo yun, yung isang pasyente, ay umaabot ito sa tinatawag na baga. Ito ba yung baga or this? Malagay yung portion na ito, baga. No? Sa pamamagitan ng trachea, sa mga nakapag-aral ng medicine, no? Trachea, upang palawakin ang baga, upang ma-expand ang baga para makahinga yung pasyente.
So, hindi ito pagkain, sa kung sa ating mga scholar, hindi ito may tuturing na pagkain or inumin o anumang bagay na kahawig ng mga nutrients ng pagkain at saka inumin. So, wala ito sa kategory ng pagkain at saka inumin o ano paman. Ang mga scholar ng Standing Committee or Lujna Daima ay nagpasya. Nagbigay ng hatol na ang pag-aayuno ay hindi nasisira sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong uri ng gamot, yung ating tinutukoy, yung bakuk, yung tinatawag na puffers. Okay? Ito rin ang pasya ni Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullah at karamihan sa ating mga contemporary scholars. Now, merong isang pahayag ni Sheikh Bin Baz sa kanyang fatawa at da'wa na sinabi ni Sheikh Bin Baz Rahimahullah, mga kapatid, ating basahin, no? Sinabi ni Sheikh Bin Baz Rahimahullah, no? Wa bakhaku rabu la yufattiru li annahu ghaz madhut yadhabu bihi ila rihati wa laysa bi ta'am wa huwa muhtajun ilayhi daiman fi ramadan wa ghayri. Ito yung matatapos sa fatawa at da'wa. So ang puffer daw na ginagamit para sa hika, para sa asma, ay hindi nagpapawalang bisa sa pag-aayuno dahil ito ay isang pressure. Isang pressure na gas na napupunta sa baga. Napupunta sa baga at hindi pagkain. At ito ay isang bagay na laging kailangan, no? Sa Ramadan man at sa iba pang tinatawag na oras. At tuhin natin ang fatawa al-Arkan al-Islam na kung saan ito ay binanggit ni Sheikh Uthaymin sa fatawa Arkan al-Islam. Na kanyang sinabi, no? Sabi ni Sheikh Uthaymin, هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة. فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك. So, ito may tatawag sa fatawa Arkan al-Islam. Sinabi niya, ang puffer na ito ay sumisingaw, no? Sumisingaw at hindi umaabot sa tiyan. So kapag ginamit mo nga ito, nagdadala ito ng singaw at pagkatapos ini-inhale ito ng isang tao at hindi ito umabot sa tiyan. At alam ng mga doktor yan. Kaya sa kasong ito ay sinasabi namin na walang masama sa paggamit ng puffer na ito kapag ikaw ay nag-aayuno at hindi mo sinisira ang iyong pag-aayuno sa pamamagitan ng paggawa nito. So, ang mga ulama natin, hindi sila magbibigay ng fatwa. Maliban na lang, dumaan sila sa tinatawag na scrutinized study, no? Yung masusing pagsisiyasa at bago sila magbigay ng fatwa, no? Kinonsulto mo nila yung mga doctor, yung mga dalubhasa sa field na ito. Tapos, in-explain ng mga dalubhasa kung ano yung function ng gamot na ito at saan papunta. So, sila yung nag-desisyon na kapag yung puffer na ginagamit ng isang pasyente, hindi ito tinatawag na umabot sa tiyan. Ito lang yung sa baga, kumbaga. At ay magkakos yun ng pag-expand ng baga para makahinga ang tao. Kaya, sabi ng Lujna Daima sa Fatawa Islamiya, no, basahin at tunghayan natin, no, sinabi, mga kapatid, no, dawa Arabu alladhi yastamiluhu al-mariyad istinshaqan yasilu ila ri'atayn an tariq al-qasba al-hawaiya ila al-ma'ida falaysa aklan wala sharban wala shabihan bihima walladhi yadhhar adam al-fitru adam al-fitr bi istimali hadha ad-dawa. So sinabi sa ng Lujna Daima o Standing Committee na nabibigyan ng fatwa, which is authorized na nabibigyan ng fatwa na binubuo ng mga scholar at pinangunahan siya Bin Baz Rahimahullah, no, sila ay nagsabi ang gamot sa hika na ginagamit ng pasyente sa pamamagitan ng paglanghap nito ay umaabot sa baga sa pamamagitan ng trachea at hindi umaabot sa tiyan. Kaya hindi ito pagkain or inumin o anumang uri, kaya tila ang pag-aayuno ay hindi nasira sa paggamit, no, sa pamamagitan ng paggamit ng gamot na ito. So malinaw, mga kapatid, no, yung pahayag ng ating mga ulama, yan po ay regarding sa kategorya ng puffers, ng bakhakh. Okay? At ipapagitan natin sa screen, mga kapatid, kung ano ang forma ng bakhakh. Now, tungkol naman sa oxygen. Narito ka ba the oxygen? Oxygen, ito rin ay hindi pagkain or inumin. Hindi rin ito kumakatawan sa pagkain at saka inumin. Batay dito, maaari itong gamitin kapag nag-ayuno ng walang problema. Kasi tandaan po natin, fundamentally, ang nagpapawalang bisa ng pag-ayuno regarding sa tinatawag na pagkain at sa kapag-inom, regarding sa sabihin natin, no, yung
umaabot sa loob ng tao, which is yung tiyan, sikmura, ay yung kinoconsider na nutrients, kinoconsider na pagkain sa kainomin at kumakatawan nito. Okay? Other than that, na hindi umabot sa tinatawag na sikmura o tiyan, ay hindi nakapagpapaulang bisa ng pag-ayunom. You know? Tungkol naman sa oxygen, ito rin ay hindi pagkain o inumin. No? Subate dito, maaaring itong gamitin kapag nag-ayuno ng walang problema. Tungkol sa mga vaporizers naman. Listen ko ba the vaporizers? Okay? Vaporizers naman, ang mga ito ay karaniwang mga aparato. Karaniwang mga aparato na nagpapapalit ng gamot. No? Nagpapalit ng tinatawag na pinapalitan ng gamot doon sa aparato. Na kadalasang dinadala sa isang sodium base mula sa likido patungo sa gas at mga pinong particles. Alam na mga dalubhasa yan. So, ang gamot ay inilalagay sa isang maliit na sisidlan at kapag ang aparato ay naging activated na yung tinatawag na aparato, ang hangin ay umiihip ng napakabilis na nagiging sanhi ng gamot upang maging isang gas na anyo. Okay? Upang isang magiging tinatawag na gas na form. Upang ito ay malalanghap ng isang pasyente sa pamamagitan ng isang maskara na inilalagay sa bibig. Okay, makikita mo yun yung sabi natin, no? Vaporizers. O sa pamamagitan ng isang maliit na tubo na inilalagay sa loob ng bibig, no? So hindi maiiwasang maabot, no, ng ilang patak ng tubig at asin ang tiyan sa pamamagitan ng aparatong ito. Sa pamamagitan ng tinatawag na sabihin natin aparatong ito. Hindi talaga maiiwasan minsan at hindi iyon maiiwasan ng pasyente talaga. Batay dito, kung gagamitin niya ang pamamaraang ito, yung vaporizers, mga kapatid, so dapat niyang i-break ang kanyang pag-aayuno at dapat siyang mag-kaba. No? Ikakada na lamang niya yung ayon para sa araw na iyon pagkatapos ng Ramadan. Kahit ang mga kapsula naman, we're talking about the capsules. So tapos na tayo sa vaporizers, sa capsules naman tayo. Pagdating sa capsules, mga kapatid, ay naglalaman ito ng gamot sa anyo ng isang pinong pulbos. Sa anyo ng isang tinatawag na napakapinong pulbura. Okay, pulbos. Ang mga kapsula na ito ay inilalagay mismo sa loob ng isang pasyente, ng espesyal na aparato, yung alam natin yung aparato na ginagamit dyan, na dumudurog sa mga capsules upang mailalabas ang gamot na siya namang nailalanghap mula sa aparato sa pamamagitan ng bibig. Ang paggamit ng mga capsules na ito, mga kapatid, ay nagpapawalang bisa ng pag-ayuno. Dahil ang ilan sa pulbos na ito ay humahalo sa laway at saka bumababa sa tinatawag na tiyan. Okay? Kaya si Sheikh Muhammad Asal al-Uthaymin rahimahullah ay tinanong tungkol sa bagay na ito. So sinabi niya, ang ilang mga tao ay may hika, merong asma at kailangan gumamit ng puffers kapag nag-ayuno. Ano ang ruling dyan? So sinabi niya, ang ilang mga tao ay apektado ng paninikip ng paghinga na kilala bilang hika. Hinihiling natin sa Allah na panatilihin tayong ligtas at maayos. Dalawang uri ng gamot ang ginagamit. Categorically speaking, ang isa ay kilala bilang mga kapsula. Ang ganitong uri ay sumisira sa pag-aayuno dahil ito ay isang pulbus na may substance at maaaring pumasok sa tiyan. Ang nag-aayuno ay hindi dapat gumamit nito sa Ramadan maliban sa kaso ng pangangailangan. Kung gagamitin niya ito sa kaso ng pangangailangan, pagkatapos ay sinira niya ang kanyang pag-aayuno. Masisira ang kanyang pag-aayuno, of course, at maaaring kumain at uminom sa natitirang bahagi ng araw. At kanya na lamang isagawa ang qada para rito. Bayaran na lamang niya ito pagkatapos ng Ramadan. Kung nagkataon na ang sakit na ito ay nagpapatuloy, ibig sabihin talagang mahirap lunasan, no? Parang continuous na, parang hanggang sa habang buhay na kumbaga, kung gayon siya ay tulad ng isang matandang tao na kailangang pakainin ang isang mahirap na tao sa bawat araw. Yun ang fidya. At hindi niya kailangan mag-ayuno. Yun na lang gagawin niya, mag-fidya siya. Ang pangailangan uri ng gamot sa hika ay isang, yung pangalawang uri ng gamot sa hika ay isang gas na naman na walang laman, kundi hangin, na nagbubukas ng mga daanan ng hangin upang ang tao ay makahinga na maluwag. Ito yung oxygen, halimbawa. Hindi nito sinisira ang pag-aayuno. Maaring gamitin ito ng nag-aayuno at wasto ang kanyang pag-aayuno. Ito ay tumutukoy sa oxygen or din naman kaya ay puffers. You know? End quote. So, Sheikh, ganun din, tinanong siya sa ibang pagkakataon, si Sheikh Al-Sabin Taymiyyah, si Sheikh Al-Sabin Rahimahullah, no? Tinanong din siya sa kalagayan na ito. Sabi ng nagtanong, may isang taong mahika at hindi makabasa ng Quran nang hindi gumagamit ng oxygen. Makagamit ba niya ito sa araw ng Ramadan? So, sumagot si Sheikh Uthaymin Rahimahullah,
kung ito ay hindi mahalaga para sa kanya na gumamit ng oxygen, kung gayon mas mabuti para sa kanya na huwag gamitin ito, no, habang siya nagbabasa ng Quran, habang siya nag-aayuno, no, kung hindi naman kinakailangan ng, o hindi mahalaga ang paggamit ng oxygen, mas maganda na huwag gamitin kasi sabi natin walang isyo. Ang nag-aayuno ay hindi obligado na magbasa ng Quran upang masabi natin na dapat niyang gamitin ito upang mabasa ang Quran. Malinaw? So tandaan po natin, ang Quran ay isang pamamaraan lamang ng mga gawaing pagsamba sa buwan ng Ramadan bilang pagpapalapit sa Allah at bilang pagpaparami ng kabutihan. But it doesn't mean na ito ay obligado magbasa ng Quran habang ikaw ay nag-aayuno. Diba? Ayan po yung punto ng Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Pwede ka naman magbasa ng halimbawa ng sabihin natin ng Quran during the iftar or sa gabi. Diba? At pwede kang gumamit ng ilang gusto mo oxygen, no? At the same time, hindi siya obligado. Tandaan po natin yan. Hindi, kasi ang ibang mindset ng tao, kinakailangan talaga na pag nag-aayuno ako, magbabasa ako ng Quran. Parang ginagawang obligado sa kanilang sarili. Ngunit ang ilas ng mga dumaranas ng karamdamang ito ay nagsasabi, hindi ko mapigilan ng paggamit nito. At kung hindi ko ito gagamitin, ay natatakot ako na baka hindi ako makahinga. Kaya sinasabi natin na walang masama sa paggamit ng oxygen na ito. Dahil ayon sa aming narinig, ay hindi ito umaabot sa tiyan. Ito isang hangin, formula lang ng hangin, mga kapatid. No? Bagos ito ay maabot sa mga ugat na nagpapadali sa paghinga. Kung ganon, ang kaso walang masama rito. Ngunit mayroong isang uri ng tableta, which is yung capsules, na ibinibigay sa mga pasyente ng hika, na isang kapsula na naglalaman ng pulbos or pulburon. Hindi pinahihintulot ang gamitin ito kapag nag-ayuno ng obligadong pag-ayuno, dahil kapag ito ay hinaluan ng laway, ay umaabot ito sa tiyan, kung saan ito ay sumisira sa pag-ayuno. Kung ang isang tao ay kailangan gumamit nito, pagkatapos ay dapat niyang i-break ang kanyang pag-ayuno at bumawi na lang sa araw na iyon pagkatapos. Ibig sabihin ay bayaran na lamang niya ito. Kung kailangan niyang gamitin ito sa lahat ng oras, kung gayon ay dapat niyang i-break ang kanyang pag-aayuno at magpakain na lamang ng isang mahirap na tao para sa bawat araw kung habang buhay na talaga siyang ganong kalagayan. No? Which is yun ang fidya. At ang Allah ang higit na nakakaalam. So, end quote, mga kapatid. So, yun po yung mga kapatid. So, yun po yung ating tinatawag na sagot doon sa katanungan ni sister. Na dapat malaman niya yung mga bagay, kung ano ba talaga yung ginagamit niya. So, Sir Jana Zinip, ano ba talaga yung ginagamit mo sa paggagamot mo ng asma or hika? Ito ba ay puffers or bakuh? Tulad na sabi natin, ito ay walang problema sa paggamit ng puffers or bakuh. Ito ba ay oxygen? At of course, ayon sa ating napakinggan na walang problema ang paggamit ng oxygen. Okay? Ito ba ay vaporizers? So, sa vaporizers naman, mas mainam na gamitin ito kapag gabi. Pero kapag gumamit ka ng araw, sa araw habang nag-aayuno ka, ay makakapagpapuwalang ng bisa ito ng tinatawag na sabihin natin ng pag-aayuno. Okay? At yan ay batin sa paliwanag natin. At of course, last in capsules, walang duda, lahat ng ito, yung capsules ay nagpapawalang bisa ng pag-aayuno kapag tinitake ng isang pasyente sa araw ng pag-aayuno. Okay? So, kinakailangan ay alam natin ang gagamitin natin. Kasi tulad na sinasabi natin na dalawang uri ang gamot, no, ang paggagamot na may kaugnayan sa asma. Ang unang uri, ito ay nagpapawalang bisa at yun yung vaporizers at saka yung capsule at yung isang uri naman ay hindi na pagpapawalang bisa. At yun naman yung oxygen at saka puffers. Okay? So hopefully ay meron tayong tinatawag natutunan sa issue na ito. Hopefully mga kapatid at alam at magkaroon ng idea at kaalaman yung mga kapatid natin na upang mapag-ingatan ng kanilang pag-aayuno, no, at upang hindi masira. At sa ganun ay magkakaroon ng walang at hindi magkakaroon ng problema. So maraming salamat po. Maraming salamat. So please do like and of course follow my page. Maraming salamat sa mga bagong followers natin sa ating page na Alimuddin Onof Reyes Dawa page at sa ating new subscribers naman sa ating YouTube channel na kung saan ay si Arabic Reading at saka si kilala ba 'yon? Okay? Sino ba yun? Si Annalie Aileen Kilala. Ayan po sa ating YouTube channel na Alimuddin Onof Reyes Dawa Channel. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga susunod na issue. Maraming salamat. Allahu a'lam bisawab. Wa akhra da'wana alhamdulillah. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you